Guys, good morning. Andito po tayo sa ating kaibigan. Nag-aararo po siya ng gilid ng pilapil. Ayan o. Inaararo niya po yung gilid ng pilapil, guys, para mapantay dito banda sa loob ng kahon yung lupa. Ayan, kasi medyo may taas ang gilid, kaya dapat may tulak dito yung lupa paloob. Hindi yung papunta doon sa may pilapil, guys. Ayan, kasi sayang po yung space kaya niyan, guys. Oh. Dapat mapunta talaga dito sa loob ng ating kahon, yung lupa. Kasi hindi po, pag nagpatubig, guys, hindi pantay. Hindi abot ng tubig pag pinatubigan yung palay. Ay kung may tumubong palay doon sa gilid ng pilapil, guys, ay hindi siya maabot ng tubig. Kaya dapat inaararo ng kalabaw upang maitulak papunta dito sa loob ng kahon yung medyo matas na area ng gilid ng pilapil. Yan. Oh, di ba? Ang ganda lang na pagka Juan. Kasi pag hinayaan, guys, yung gilid ng pilapil na ganyan, hindi inararo. Minsan, guys, tutubuan niya ng damo. Kasi hindi siya abot ng tubig. Ayan. Nung bata ako, guys, ganito rin yung ginagawa namin. Kinagisnan talaga namin itong pagsasaka nung kabataan pa natin, guys. Bali, iikot-ikutin niya lang itong kahon, guys. Tapusin niya itong unang kahon, tapos mag-proceed siya sa pangalawang kahon. Di ba, guys, napakaganda nga panurin yung ganito. Parang binabalik tayo sa dati. Yung ganito nga araro, guys. Nagpapaalala sa atin yung ating kinamulat ang trabaho noong unang panahon, guys. Ayan. Oh. Tapos na dito banda. Mag-proceed na siya dito sa Juan, dito. Gilid ng Aprikan. Oh, maraming ugat, guys. Kaya ito, pag maraming ugat, guys, medyo maingay yung araro. Oh. Medyo maingay, guys. Oh. Medyo maingay kasi pinututol niya yung damo. Ano? Yung ugat ng damo, pinuputol niya. Oh. Diba? Yan yung kaibigan natin si Maning. Guys. Ang sipag. Guys. Ang sipag. Wala pang tawa. Binata pa ito, guys. Ang sipag. Pero ang dami ng ipon to, guys. May mga prinda, may mga sanla na ng mga lupa. Saka may sarili ring lupa. Ayan. Kung may one dyan, available dyan, pwede rin si yung ating kaibigan. Mag-message lang po kayo sa ating comment comment section. Oh, saan ka makakakita ng napakasipag na tao, guys. Oh, umaga pa lang andito na sa farm. Oh, nag-araro na, guys. Nag-araro na, pero yung pero may tanim na siyang kwan, guys. Medyo malaki na.
nakapagtanim na siya ng kanyang palay din. Yan. Yan. Ganda ng pagsuwalit ng ano. Oh. Ang ganda ng pag-cultivate ng lupa. Oh. Diba guys? Yan. Nagpapaalala ng ating kahapon itong ating ganitong araro. Diba guys? Lalo na pag tayo ay ang kinamulatan natin ay pagsasaka. Ayan. Makaka-relate po tayo yung ganitong trabaho guys. Lalaki talaga yung muscle mo pag ganito. Tingnan nyo si ating kaibigan si Juan Maneng. Malaki yung kanyang braso sa kakatrabaho dito sa uma. Yan, tapos na dito banda guys. Mag-proceed na siya sa kabila. Ayan. O, di ba guys? Maganda magtrabaho pag ganito guys. Hindi masyadong mainit. Pag maaga. Ayan, mga kwan siguro. Alas 8, tapos na siya. Ayan. Nakukontrol kasi yan yung araro na yan guys. Kukontrol yan. Pag tinaas mo yung kanyang hawakan, balik kakain siya ng lupa. Pag binaba mo naman yung kanyang hawakan ay medyo magpaibabaw yung kanyang kain sa lupa yung araro. Ayan. Kaya kung itaas mo yung hawakan, kakain siya ng lupa. Kaya medyo mahirapan yung kalabaw. Kaya medyo kwan ka. Medyo dapat kinukontrol ng driver yung kain ng araro para hindi mahirapan po yung kalabaw. Pag masyadong malalim kasi yung kalabaw ay mahirapan. Hindi siya makahila. Ayan. Oo. Diba guys? Bihira lang kayong makakita ngayon ng ganito guys. Kaya ito sa vlog na lang po tayo makakakita ng ganito. Pero ako dito man ako sa farm, parati akong nakakakita ng ganito. Kaya medyo masyerte pa tayo at may natitira pang ganito na mawi-witness natin. Di ba po? Ayan. Oh, medyo mahaba itong kahon na ito ah. Kahon kasi ang tawag namin dito guys, yung pinagitnaan ng pilapil. Kahon. Kung sa Ilocano, silong, sinilong. Silong-silong, ganun ba, sinilong. Yan. Oh, di ba ang ganda? Sana nakapagbigay po ako ng kasiyahan sa inyo ng gaya nito pag-araro ng lupa ng isang magsasaka. Okay. Oh, ano? Makapagpapahinga na. Tapos na yung kanyang pag-araro guys. Oh. No. Ayan. Kaya maglaki kay Ignacol naman mag-araro. Oo, para palitan nun na sa pagtatrabaho yung kanyang nanay. Kasi medyo matanda na yung nanay guys. So. Ang ganda ng anak ng kalabaw guys. Agtubo mo lang siguro. Ano na ni pagpalpalin ka taon. Nandito guys kung paano kung paano i-pan yung kariton guys. So.
Alam din ng kalabaw, guys, paano niya isuot yung sangol, oh. Sangol mong sa Ilocano pa. Ay, Jai. Kamuna, mate. Kamuna nga isuot, mate. Mag-exhibition ko maya. Kano maminsan mo na na. Kano maminsan. Okay, guys, salamat. Oh. Kain muna, manayin. Dati, sobrama ata ka. Gawin kong sabotag. Dahil kanya balatong mungkwa ata si dahil ba sobra ata okay okay tapos na guys okay guys salamat po sa panonood.